Maganda-magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunan, Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Marupa Hatisale. Ngayong gabi ang pag-uusapan po natin, overactive bladder. Palagi ka bang parang nawiwiwi? Tayo ka ng tayo o kaya tulog ka na, napapatayo ka pa dahil naiihi ka. Narito po ngayon, syempre, ang ating napakagaling na urology surgeon, si Dr. Rogelio F. Varela Jr. Dr. Jong, magandang gabi. Good evening sa iyo. Good evening, Maru, and thank you for having us back here in your program. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng iyong program. Yes, Doc. Ayun na nga, merong mga ganyan, sabi nila, bakit ganun? Kakaihi ko lang na wiwiwi na naman ako. At saka minsan, umiiri pa raw sila para makaihi sila, pero nararamdaman talaga nila na parang may kumikiliti sa kanilang pantog. Bakit nga may mga ganun, kahit bata pa, ganun na nararanasan? Yes, so may mga pasyente tayo na as early as young age, mga adolescent up to early adulthood na nagko-complain sila na, uy, bakit parang ako binabalisaw-saw, ihi ako ng ihi, wala pang 30 minutes, 40 minutes, naiihi na ako. So may mga kondisyon na ang tinatawag na overactive bladder. Mm-hmm. Ang nangyari po sa overactive bladder is ang pantog normally na nakakapupunong, for example, ng 400 ml, uh-huh, ay konting man pa lang ng pantog is irritable na siya at naihihi na agad yung pasyente. This actually common for both male and female na mga pasyente. At ang nangyari ho dito, ang pasyente ay may pakilamdam na parang nababalis daw sa or naihihi. Uh-huh. So common to, for all ages actually. And we have to identify kung anong reason ito. Remember, ang overactive bladder ay hindi mismo sakit, but it's a constitutional symptoms na nararamdaman ng mga pasyente na maaaring may underlying condition. Mm-hmm. So ano ang mga pwedeng kondisyon na nagiging dahilan itong pagiging OA ni bladder? Yeah. Oh. So bale, para sa mga tagapagpakinig natin, no, para lang mas ma-imagine ko nila kung paano ba yung naging overactive bladder. Mm-hmm. Anong nangyari ho kasi, example, yung pantog natin, pantog ng mga pasyente, ang capacity ng kunyari nito nasa 400 ml para masabi natin iihi na. Kapag ang pasyente may overactive bladder, konting laman pa lang ng pantog, ang nangyari ho dito is irritable na gusto niya talaga umihi agad yung pasyente. Mm-hmm. So ang nangyari ho dito, ang pasyente may frequency. Ang mga common na reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga overactive bladder, minsan is mga food na na-take natin. Sometimes it's because of frequent coffee, spicy foods, chocolate. May mga ibang reason naman is mahina na yung mismong muscle wall na nagsusuporta sa pelvic muscles natin. There are also conditions wherein meron naman yung nerve mismo, may mga nerve damage that is nagsusupply sa ating pantog na minsan nagkakaroon ng damage. And sometimes, may mga pasyente rin na mga nag-stroke, nagkakaroon sila rin ng some form of overactive bladder. Mm-hmm. So, yan yung mga common. Pero Maru, let us also remember na may mga idiopathic, wala talagang rason na parang, bakit ganun? Hindi naman ako, wala naman akong stroke. Hindi naman ako ma-coffee. Pero malaking factor din kasi, Maru, yung stress. As you can see, may mga pasyente ako na sa call center. Complain nila yan. Pag pina-check ko yung ihi nila, yung urinalysis, to check kung may UTI ba, normal. So sometimes, overactive bladder is really because of stress and anxiety. Minsan nga, it's becoming an early sign minsan of depression, of anxiety. Pero kumbaga kasi nga, as I've said, ang OAB, ang overactive bladder, hindi siya yung mismo sakit, but we have to investigate kung ano yung reason kung bakit nagkakaroon ng OAB ang isang pasyente. Mm-mm. So resulta na lang siya, yung overactive bladder, resulta na lang ng isang kondisyon, katulad nga nung sabi mo nga, mga physical problems, no? O pwede emotional or mental pala, pwede maka-apekto rin kay bladder. Ang problem kasi maroon sa urination, may mga pasyente rin kasi ng habit. Like for example, ngayon, hindi ka naihi, pero pag sinabi ko sa iyo, maroon naihi ka, no? Biglang makiisip mo, biglang makipil. So, may mga pasyente, hindi naman talaga sila naihihi. Tapos, kunyari, babiyahe sila, hindi sila naihihi.
Pero nag-habit nila, nag-ihi muna sila bago umiyahe. Minsan naman may mga tanong, may mga pasyente, tatanungin natin na ihi ka ba na ihi sa gabi? Yes, pero ang totoo pala niyan, hindi naman siya bumabangon para umihi, but rather gising kasi siya. Kaya pag gusto na niya mag-ihi, kaya hindi naman siya naihi, umihi siya. So, very suggestive kasi sa ano yung, ano, yung mismong pattern of urination. Mm-mm. Okay, bakit ganun yung iba daw, ang sabi nila, ang feeling nila naiihi sila, pero pag umupo na sila sa ano, sa toilet bowl, wala naman lumalabas o kaya minsan pa konti-konti lang yung lumalabas. Para sa mga tagapakinig ng station, ano, yun pong ang tinatawag ko doon yung urge na maihi ka. Meron pong suggestive, balang meron kang feeling na parang feeling niya na naihi ka, pero konting-konti lang yung talagang nilalabas na ihi. Very common sa mga pasyente may overactive bladder. So ito ay isa sa mga common, maliban sa ihi ng ihi, meron silang pakiramdam na talagang na may urge silang umihi. So pero common to, maru sa mga pasyente may mga overactive bladder. Oo, pero may mga solusyon ba dyan, Dok? Kasi yung iba, sabi nila, tuloy, parang nag-deleave na lang sila with the overactive bladder by putting on diapers, no? Lalo na kung kunyari malayo pa yung kanilang biyahe. We have to identify kung totoong overactive bladder siya. Kasi kung overactive bladder siya talaga, through lifestyle modification, meaning less coffee intake, avoid may mga spicy, avoid main triggers, you have to avoid yung stress, if ever, ma-avoid may stress. Tapos, there are lifestyle modifications for it. Pero kung nyari, may mga pasyente na nagsasabi, Dok, kailangan ko na nag-diaper eh. So that is alarming kasi baka hindi lang to overactive bladder. Overactive bladder, may urge ka, minsan dito umaabot, nababasa ka, pero kung tumutulo na lang siya ng pusa sa underwear mo, then hindi kaya ito incontinence, baka may ibang problema talaga, meaning talagang tumutulo na lang. So as I've said, unang-una, try to lose weight. Ito yung mga modification na kailangan natin gawin, lose tayo ng weight. Kasi ang obesity is a contribution. Yung abdominal cavity masyado mabigat. Minsan nagbibigay ng bear ng weight sa ating panto. Tapos iwasan natin yung mga triggers. Iwasan ng coffee, iwasan ng spicy foods, iwasan yung mga triggers na ganyan. Avoid ang anxiety and stress, for example. Tapos we consult our doctor kasi kailangan natin malaman kung OAB talaga siya or hindi. Remember, there are other conditions kung pag manuihi ka ng ihi. Prostate is one, di ba? Pag prostate, ihi ka ng ihi, pero ang symptoms ko nito, parang feeling mo may naiwan at mahina ang flow. Yun ang usual characteristic. Ang OAB, ihi ka ng ihi, pero feeling mo ubos. Pero irritable, may urge na ihi ka ng ihi. Meron rin naman mga pasyente na may diabetes uncontrolled. Ihi rin ng ihi, pero ang prominente dito, ubos nila, pero sobrang daming volume, sobrang dami naman ng ihi na nailalabas. So, UTI can also cause frequency. So, as I've said, kailangan natin ma-identify talaga. Yun ang pinaka-importante masabi mo sa doktor mo, ito yung mga symptoms mo, para yung doktor is makapagbigay siya na makapag-cater siya ng proper treatment kung ano talaga nangyayari sa pasyente. Oo, pero sa simptomas lang ba nakikita ang overactive bladder or yan ay in-ultrasound nyo, tinitignan nyo kung ano na itsura nitong si bladder? Well, ultrasound may be part of the diagnostics kasi parang ano yan eh. Parang kung kailangan natin mag-test for ultrasound, check natin kung mataas pa yung retention, may naiiwan bang significant sa panto, baka neurogenic bladder, baka prostate. Tingnan natin kung assessment ng kidney, pinapa-FPS rin yan. Kumbaga, marami kasi tayong lab test na pwedeng gawin para ultimately ma-rule out natin ay hindi siya prostate, ay hindi siya diabetes, ay hindi siya UTI. And eventually, mapupunta tayo sa clinical picture ng isang overactive bladder kung saan magbibigay na tayo ng advice, lifestyle changes, lifestyle modification. At the same time, pwede tayo magbigay ng mga treatment, medicines, treatment regimens para makatulong sa pasyente na makapag-relax ng mas mabuti yung pantog, okay, at makapag-accommodate ng more ihi para po yung interval ng pag-ihi niya na so, minsan
30 minutes pa lang, minsan 4-1 hour pa lang, nihihina, is tumagal. Mm-hmm. Normally kasi maru, sa isang normal individual, normally dapat naka 6 to 8 times tayong nihihi in 24 hours. Mm-hmm. So para masabi mong ikaw may overactive bladder, masabi mo, uy, nag-more than 8 ako, parang ihi ako ng ihi. Or parang every hour, ihi ako ng ihi. So yun. So ultrasound can help para mas malaman natin na may ibang rason pala para ma-rule out natin yung mga ibang kondisyon kung saan masabi natin na, uy, hindi pala itong dahilan at malamang OAB nga talaga siya. Oo. Nakaka-contribute ba sa overactive bladder yung, kasi nung medyo bata ka pa, nagpipigil ka o may hi, like, iniintay nila na mga 4-5 oras kasi hindi sila makatayo mula sa kanilang klase o kaya sa kanilang trabaho. Nakaka-contribute ba yun eventually sa pagtanda nila? Nakaka-overactive yes. bladder ba siya? Yes, Maru. Lalo na kasi kung naging habit mo. Hmm. Okay. And there are times kasi na pag chronic, meaning matagal ka nang nagpipigil or ikaw, naging habit mo magpigil, okay? Remember, yung muscle, ang bantog is a muscle or muscle organ yan eh. Mm-hmm. Eventually, pag masyadong matagal na nakabara yung prostate, for example, mm-hmm. namamaga yung muscle, tumitigas, minsan nagiging irregular rin yung paglabas ng ihi, minsan nakakontribute rin to sa irritable ng mismong pantog. Pati yun na rin mismo yung magpipigil mo. Kaya nga ang advice namin minsan is kinakailangan nga kung talagang feeling mong, kasi may iba rin yung behavioral maru eh. May mga iba kasi, hindi naman talaga naihi, pero habit na nila na gusto ko, after ko kumain, naihi ako. Habit, kahit may pa nga feel na naihi, gusto ko na umihi. May mga iba naman na, kakaihi lang, pero papasok na sa office, for example, wala nang ano, kunyari, papasok na, ihi muna ako, so may ihi na labas. Hindi natin to pwede i-categorize ng basta-basta ng overactive bladder kasi, as I've said, may mga habit po tayo, may personal habits tayo na iniisip natin na, uy, ito ay parang overactive bladder kasi pero hindi eh, naging voluntary yung mga, so yung pagpipigil mismo can do harm. So ideally, hindi ako nag-advise sa mga pasyente na magpigil ng pag-iihi nila. Okay. Ngayon, sabi mo kanina, Doc, may gamot para dyan. Anong nagagawa ng gamot? Pinapakalma yung gamot bladder? Na, oo. Yes, oo. Yung overactive bladder kasi, yung mismong muscle ng mismong pantog is pumipiga na siya. Uh-oh. So normally, kunyari ang pantog is makakaya niya mag-accommodate for example ng 350 or 400 ml ng ihi. Ibig sabihin nito talagang punong-puno na siya at inihi na siya. But okay, ngayon, ang overactive bladder kasi, as I said, wala pang urge para umihi sa 50 ml pa lang, 100 ml pa lang. Inihi ka na, may urge ka na. Ang ginagawa ng gamot is ini-inhibit niya o nire-relax na niya yung pantog, yung mga receptors doon, kung saan makakapagbigay siya o makakapag-accommodate siya ng ihi para until such time na mas puno na siya, tapalan natin ihi siya. So, ang mangyari dito, i-delay ngayon niya yung frequent urination sa pasyente. So, yun po yung role ng gamot na iniinom natin for that. E paano kung nerve yung na-damage? Matutulungan din ba siya ng gamot? Oo. Not necessarily. May mga, lalo na kunyari, pelvic wall, yung mismo muscle mismo, pelvic wall ang mismo mahina. Minsan nakakatulong yung kegels. Sa mga tagapakinig mo, alam ko, narinig na yung kegels. It's a... contraction. Parang pinipigil mo sa loob. Feeling mo na ihi ka, o na pinipigil mo yung pag-ihi mo. Ganun ang feeling nun. Well, that can actually help. But minsan kasi may mga treatment wherein yung nerve mismo is mga neuromodulators, in-treat muna mismo siya. Mm. But before kasi we go into that, we have to rule out muna yung ibang causes kasi mas common pa rin yung overactive bladder because of triggers eh. Yung mga triggers. And kung ito ay muscle prolapse, mahina yung muscle at meron kunyaring yung prolapse, may buwa, whatever. So kinakailangan siya surgical ang ginagawa. But kadalasan naman, very responsive yung mga pasyente sa medical treatment. Mm-hmm. Isa pa maru is what if stroke ang dahilan? Minsan may mga stroke kasi na may irritable bladder din, urinary bladder din. Then it will take time kasi ang ginagamot mo talaga dito is not the bladder but yung pagkakastroke ng pasyente. Mm-hmm. So katulad na sinabi ko, ang OAB ay isang grupo ng mga simptomas at meron itong mga specific na mga sakit
kung saan ito ang kailan. So yun ang kinakailangan natin i-target, kinakailangan natin i-identify. Mm-hmm. Okay. So ang solusyon talaga dyan, eh kung ganyan na frequently nararamdaman nyo yung pag-iye, tapos wala naman kayong ibang kondisyon, hindi kayo diabetic, high blood, pero sabi nyo, bakit ganito? Meron ako palaging urgency to go to the bathroom. Magpatingin na kaagad sa kanilang urologist, no? Ano, tama ba? Urologist ba ang dapat na unang puntahan ng ating mga kababayan, o pwede kahit sa kanilang general practitioner, family doctor muna? Yes, Dr. John. Yes. Basta po ang medyo nawala, medyo choppy, pero ang importante kasi dito, ma'am, is that consult your doctor. Kasi what if it is simple UTI? So hindi natin ma-dispute, oh, ano ba to? UTI lang ba to? Diabetes ba to? So things like that. So I agree, ma'am, that you have to consult your doctor. Basta po may feeling nyo na frequent na yung pag-ihi nyo, then you really have to consult your, pwedeng sa general practitioner muna, pero pag tingin nyo parang may kakaiba na ho talaga, then you have to consult your urologist. In fact, meron kami na ngayong month na to, yung society namin. Yes, oo. Ano itong gagawin nyo ngayong buwan na ito, ang Philippine Urological Association? Oo. Alam mo naman ng PUA is very active sa mga educational natin sa mga pasyente natin, because syempre gusto natin ma-improve yung learnings ng mga pasyente, malaman nila kung ito palang sakit ko ay prostate, ito palang sakit ko ay OAB. So ngayong November, as I said, November is OAB bladder month, o overactive bladder month. Ang team nga namin dito is OA ka ba bladder? So yun yung team namin. Mm-hmm. So ang activities namin for this week ng PUA is, number one, meron kaming health awareness forum sa overactive bladder. Ito ay gaganapin Sunday, November 7, 1 PM, mm-hmm, live sa FB ng PUA. So sa inviting sa lahat po ng tagapakinig ng inyong program, manood po kayo dito. Nandun po kami mga experts sa OAB para i-discuss po ito. And on November 14, 2021, 1 to 4 PM, meron tayong free online consultation sa ating mga urologists, sa ating mga friendly and papoging urologists, sa ating mga institution, sa mga hospital. So yung mga details po nito, i-follow nyo po yung FB page ng PUA para po makita nyo yung mga activities po namin na makakatulong po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema sa prostate, sa urinary bladder, sa kidney. So follow nyo lang po yung FB page ng PUA para po mapanood nyo at ma-follow nyo yung mga activities natin. Again, tomorrow meron tayong activity, health awareness program ng OAB. At sa next Sunday, November 14, meron naman po tayong free consultation para po sa ating mga pasyente. Mm-hmm. At ito po ay maraming urologists from different institutions na pwede nyong ikonsulta. Oo, at ito hindi para lang sa mga lalaki, ah. Kasi nasanay sila na ang programs nyo for men only. Pag sinabing urologist, ang inyong tinatarget naman ay yung urinary area, di ba? Oo, yung bladder. Yes, ma'am. Oo, ureter, oo, yung mga yan. So, lahat po ng kasarian pwede na dumalo po dyan at magtanong sa mga urologists. Sayang yung pagkakataon, free consultation. Kasi lalo na ngayon, Dok, di ba napakahirap magkonsulta at kahit yung online sa mga doktor. Ito, yan meron pa ba silang sasignan? Yung kailangan ba sila mag-sign in? Or yes, that's true. Mag-apply, oo. Ano gagawin, Dok? Ano ang gagawin ng ating mga kababayan? Actually, lahat ng info doon, mga parang pre-ano, doon na po mismo sa ano, Maru. Oo, doon na sa website mismo. Ay, doon sa Facebook page na mismo. Yeah, Facebook page na mismo ng ano. For more information, ano, follow nyo lang po yun. Para kung may mga special announcements kami, mga free clinics, pwede namin iyan doon. Follow nyo po yung FB page ng PUA, Philippine Urological Association. Mm-hmm. Ano ba ang FB page nyo, Doc? Yan lang, Philippine Urological Association.
Yung nangangahanap. Yes, may ano yan, Maru. Hanapin niyo po yung at PUA Urinary Bladder Health Awareness. Kaya yung website, yung puaweb.org. Okay. Doc, eto muna, kasi nagtatanong kasi dito tungkol sa bladder training techniques. Paano raw ba gagawin yun? Ano ang gagawin nila para ma-train muli yung bladder para bumalik sa normal yung capacity niya? Common. Yeah. Common kasi yung urinary bladder training for patients na chronic matagal, kunyari na stroke sila, nakakatheter ng matagal. Kasi hindi pa ma-facilitate or hindi pa kaya ng pantog pumiga on its own. Ngayon, there are conditions na kinakailangan. Ang urinary bladder training is yung pinapractice yung pantog na mag-accommodate ng more ihe para pag tinanggal na yung catheter niya, eventually meron na siyang kakayahan para mag-ilabas yung ihi niya on its own. So, very seldom na rin ito ginagawa ngayon, but usually ito yung mga parang chronic, yung matagal na nakakatheter o yung mga nag-i-stroke na gusto natin i-try, i-regain yung pag-ihi na normal ng pasyente. So, yun yung urinary bladder training na pinapractice po natin yung pantog na mag-accommodate ng more ihi ulit para next time, kasi matagal na siya nakakatheter eh, para next time, titignan natin kung capable na ba yung pantog umihi on its own. Okay. Ay, paano naman daw may iwasan yung pag-ihi sa gabi? Yung bangon ng bangon sila sa gabi? Paano may iwasan daw? First is, you have to identify na unang-una kung prostate pa siya or hindi. Kasi if the lesion is prostate, then you have to address yung prostate condition. However, for example, ang isa sa lifestyle modification na ina-advise ko for patients actually is try to avoid drinking water at bedtime. Ihi ka muna. Yeah. Then try to avoid coffee, tea, or chocolate bago matulog. Try to avoid diuretics. Check nyo rin yung mga gamot nyo sa high blood kasi may mga gamot po tayo na iniinom for maintenance na merong diuretic component. So, maaari po ito mag-contribute rin eh sa kanyang pag-ihi. So, lifestyle modification would be avoid drinking a lot of water, avoid diuretics. Ngayon, kung talagang hindi kung tuloy-tuloy pa rin ho, despite all of this, then identify natin kung ano yung pinaka-reason kung bakit. Kasi baka nga prostate to, baka naman, alam mo, may mga pasyente minsan, hindi nga sa gabi nag-represent ng OAB, ng after bladder. Sa gabi, tulog na tulog sila, pero sa umaga, sila pag-gising nila, saka sila nag-represent, nangihi sila ng ihi. So, it is really a something na kinakailangan i-balance, eh. I-inquire nyo sa kumbaga, you consult for doctor para ma-identify ng doctor is kung ano ba talaga yung pinaka-reason kung bakit nagkakaroon ng OAB. Or if it is really OAB. Oo. Eto naman, pag daw natatawa, umiihi, overactive bladder daw ba yun? Natatawa, ubo-ubo, naiihi sila. Ang question is kapag, what if napansin nila na umubo yung pasyente, sila nag-leak, no? Stress incontinence po yun. Hindi talaga siya overactive bladder. Maaaring ito yung stress incontinence, meaning minsan yung pelvic muscle pa rin, masyado ng mahina. So yung ating ang kakakayahan ng isang pantog na mag-control ng ihi malabas lang. Ang tawag ko doon is stress incontinence na. So usually may mga test na tayo. Yes. Saka usually may mga we have to identify kung prolapse pa siya, weakness ng ba ng muscle wall. Sometimes there's a test also maroon na tinatawag na urodynamics. Urodynamics test kasi is a test wherein minimimic niya yung pattern of urination ng pasyente. Mm-hmm. So it will identify mismo kung specifically ano ba to, overactive bladder ba siya, meron ba siyang leak, mga ganun. So we can actually ask our patients also na mag-undergo ng urodynamics testing if needed. Yes. Kaya yun, it's not a good sign na kunyari nag-ubo ka lang, hatching ka lang, bigla may leak, tumulo, no? So, ano ho yan? So, we have to identify yung reason kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Okay. Anyway, Doc,
Thank you so much again, ha. Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa Philippine Urological Association. Sa pagpapaliwanag nyo sa ating mga kababayan ang tungkol sa mga kondisyon na ito, katulad nitong overactive bladder. Doc Jong, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Ren. Thank you for having us. Alam niyo po si Doc Jong, maraming ginagawa ito. Mag-o-opera pa nga maya-maya, pero sinamahan niya po tayo dito po sa ating palatuntunan. Pero pwede ka rin nilang puntahan ba sa Facebook page mo, Doc? Kung gusto nila yes, na magpa-schedule. Yes, pwede rin ma'am, tsaka sa Facebook ma'am ng Manila Kidney and mm-hmm. Prostate Care Clinic. Mm-hmm. Yeah, pwede rin sa Facebook ko na yan, ma'am. Oo. Doc R.F. Varela po. Ayan, hanapin mo yes. Naman po yan sa Facebook. Okay. Anyway, Doc, maraming salamat muli. Thank you so much. Thank you, ma'am. Maraming ingat parate. Okay. Bye. Radyo Klinika sa DWIC. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakihinggan na buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882.am.